Welcome to the vibrant city of Baguio, where every street corner beckons with charm and adventure. Located in the heart of this stunning city, you'll find Travelite Express Hotel, your perfect home away from home. Let me introduce you to Travelite Express Hotel, a haven crafted for travelers seeking comfort, convenience, and affordability. Just a stone's throw from all the iconic landmarks and hotspots, it's the perfect launchpad for your Baguio escapade. Step inside our contemporary and inviting rooms, meticulously designed to offer you a tranquil haven after a day of exploration. Conveniently located near Burnham Park and Baguio City Hall, Travelite Express Hotel places you right in the midst of the action. Whether you're here for leisurely strolls or important meetings, everything you need is mere moments away. But what truly sets us apart is our unwavering commitment to providing exceptional value for money. So, one wait, affordable luxury awaits, ready to make your experience truly unforgettable. So ngayon, dito tayo sa Travelite Express Hotel. Shuntok Road, malapit siya sa may Burnham Park. Pati dito sa tapat ng City Hall, ng Baguio City. So yung rate ng parking nila, hindi siya paid. Pero minimal lang naman yung bayad. Pag sa reception area na Travelite Express Hotel. Open na yung room. So this is the twin bed or double size bedroom. Meron siyang inverter aircon. 32 inch na LED TV. And double size yung bed. Toilet. Centralized din yung hot shower. Meron silang reminders pala dito, guys. Yan. Meron silang cleaning fee charge for stained bed. Single bed pad is $470, queen bed pad is $640. And medyo maikpit sila sa mga stain ng mga beds dito. Pero yung kanilang yung pillow, yan. Hindi masyadong clean sa overlooking area, sliding door, yan. Overlooking dyan, may kita yung Shuntok Road. Dyan yung Baguio City Hall. Ito yung Rizal Park. Tapos dito banda, sa left side ng screen natin is yung Burnham Park. Ito yung double size bedroom. Double size bedroom, worth of 1,990 per night. Without breakfast. Without coffee. Tapos walang kahit ano, no? Wala siyang kahit anong complimentary drinks. Meron water sa labas. Sa labas. Yun yung no smoking, no bathing na reminders nila dito. Pag nahuli ka daw, 2,000. Ang charge. Pero no worries naman kasi hindi naman talaga nag-smoke si Dan. Hindi naman tayo nag-smoke na or nagbe-bake na kahit ano. Ayan, kung medyo galing ka sa initan, na parang di naman... Meron tong room ng Travelite Express Hotel. Meron silang ceiling fan dito, tapos may inverter na aircon. Ayan, so presko yung kwarto. A few moments later. Ito pa yung isang room na kinuha natin. Meron siyang dalawang bed, kasi twin bedroom. So yun, meron din siyang ceiling fan. Meron din silang inverter dito sa twin bedroom. Parang mas malaki yung ano. Parang mas malaki itong twin bedroom. Oo. Oh. No? Ayan. Overlooking na naman dito. Sa second floor, mas kita yung ground floor siyempre. So may kita yung
kabubuan ng ito, City Hall. Ang laki ng City Hall. Ito yung City Hall nila. Tapos meron dito yung Starbucks, no, sa baba. Oh, front. Okay. Ito yung front ng hotel nila. So, merong cafe, tsaka Starbucks dyan. Tsaka restaurant, among others. Malaki yung TV. O, pati yung TV nila dito, mas malaki, parang 55 inches. LED TV. Mas malaki pati yung glass. Mas okay itong twin bedroom na. Meron naman pala silang ano dito ah. Yan o. Meron silang toiletries pala kahit may. Yeah, no smoking, no vaping pa rin dito ah. Sa Travelite Express Hotel. Kasi ordinance yan ng city. City Government of Baguio City. A few moments later. Ayan. Kaya pumapasok na si Daddy J at si LJ. Para ilapag ang aming mga gamit. Oh. Okay. Mag-rest muna. Bye for now. Oh, bye, LJ. No, not bye. See you later. Alligator. See you later. Bye. One. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got 2 hours later. LJ, where are you going, LJ? It's dinner time. Me, where are we going? It's dinner time. It's okay. That's the reality and not the expectation. Magulong room pagka naka-check-in na, di ba? Kasi nakatulog na, yan. Nakapagbihis, yan. So, it's dinner time already, di ba? Yes. So, we're going out. Itsanggupsal. Itsanggupsal kasi wala namang restaurant dito sa Travelite Express Hotel, di ba? Yes. So, yan. Si LJ, oh, excited na siya. She will eat sanggupsal. Travelite Express Hotel, kapag magagamit ka ng elevator, papuntang lobby, okay lang. Di ba? Galing from your room. Pero pag galing ka ng lobby, papunta ka ng room, di ba? Kailangan ng card galing dun sa... Boy card. Si Mr. Necktie. Hindi, yung ano nila dito. Yung reception. So yan, kukunin lang ni LJ yung jacket niya kasi maulan ngayon. So gabi na, kaya tapos maulan pa, kaya doble ang lamig. Para daw hindi siya sipunin yan, magja-jacket tayo. Bigyan ng jacket, LJ. What? Malamig na. Pag gabi talaga, sobrang lamig niya ng Baguio. Oh. Wow! Naghahanap kami ng aming pagkakalinyan. Kasi nag-crave si LJ ng sanggupsal daw eh. Ah, sige. So, sindin natin kung ano yung cravings niya. Okay. Ah, kasi mag-burn niya naman yung calorie na yung intake niya eh. Ah, sige. Kasi yan o, oh, puro tayo lakad-lakad. Ah. Oh. Sige, hanap tayo ng sanggupsal. Dito na pili ni LJ eh. 299. Ayan na siya lahat. Kasama yan. Ayan. Kasama yan sa 299. Mag-add ka ramyon, 49 pesos. Meron ka ng ramyon. Ayan. With free Milona.
each person. The next day. Yan, nandito tayo ngayon sa Burnham Lake. Wait lang. Yan, mapapansin nyo, marami na tayong mga boat riders ngayon. Talagang masigla na yung turismo dito sa Baguio. Bumalik na yung pre-pandemic era. Dami o, lahat ng boat, naka-occupied. Mga bumibisita dito sa Burnham Park. Particular na dito sa Burnham Lake. Para sumakay ng ganyan mga boat. Ganyan. A few moments later. I feel like I'm floating in the air. The pain I felt is painful. All is said and done. Oh. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a fear of discontent. I'm finally facing it all, fearless. The new SMCT Baguio. Yan, the newly renovated, overlooking the downtown or the city proper. Ayan, makita dito yung Baguio Cathedral. Yan. Succession Road. Burnham Park, the boat. Baguio City. May kita rin doon yung Burnham Park. May kita yung mga swan na boat. Meanwhile, ito yung mga murang bilihan ng mga pasalubong items. Kano po kilo? Dito po, 300 daw po ang kilo ng strawberry. Ang mura ngayon? 300 pesos per kilo. Oh, mura ngayon dyan. Kasi pagka hindi season, nasa 400 yan eh. Kano po per kilo? 250 na lang. Okay. Balikan natin mamaya yan. Then, meron din sweet king berries. Pag malalaki. Ano yung sweet Charlie? Ano ibig sabihin ng sweet Charlie? Matamis po yun. Yung variety ng strawberry na yun, sweet Charlie. Kano per kilo yan? 2 hours later. Dito tayo sa tindahan ng sweet corn tsaka ng binato. Yan, bumili na po sila. Yan po si LJ. Yan. Sasarapan siya sa binato. Na merong, ano ba yan, Ming? Condensed milk and sugar. You know. Condensed milk and sugar. Yan. Ate, isa ako dito sa 20. Wait, 20? Ah, ate. Sige na, pasunod na kayo, sir. Ah, nakabili na si LJ. Anong binili ni LJ? Yes, bro. Beso yun. Paborito niya, kwek-kwek.
What's that, LJ? Is that your favorite? Mula sa SM Fairview hanggang dito sa Baguio, yan pa rin ang kinakain ni LJ, yung kanyang kwek-kwek. The next day. Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel! LJ! Family! Vlogs! At sumayin nyo na naman po ang isang kabanata ng ating hotel review and staycation, Travelite Express Hotel. Dito siya sa may malapit sa Burnham Park, tapat dito ng Rizal Park, sa Suntog Road, no? Okay, so it's time to give us the honest review. Okay, na Mami Lay, meron ka bang masasabi, Mami Lay? Ladies first, yes. Ako talaga? Yes, ladies first kasi. Okay naman yung hotel nila, malinis. Malinis lahat, tsaka yung mga staff nila, mababait din. May pizza rules. Sige, huwag kang mayang sabihin yung rules. Kung ano lang naman yung na-experience natin eh. Disclaimer lang po, hindi po ito paninira. Kung ano lang po yung naging experience natin sa pag-stay dito. Okay. So, sasabihin na po. Express. Kailangan on time siya kasi mag-check-in. E, galing kami Manila, so mas maaga kami dumating ng hotel. So, mga ang gusto sana namin magkaroon ng early check-in. Kasi madaling araw pa lang umalis para maiwasan yung rush hour traffic sa morning, di ba? Kasi ang check-in time talaga is 2 p.m. So, nandito na kami mga 12:30. Yung mga ano, 11:30. 11:30. 12. Mga ganyan. E dahil sabi nila kailangan daw 2 p.m. talaga. Ibang, ganun talaga ang policy nila. 2 p.m. talaga mag-check-in. Kasi nakapag-check-in kami sa mga ibang hotel. Yung iba naman, kinakalaw nila ng early check-in kasi nga malayo pa yung pinanggaling namin. Galing kami Manila, tas Baguio. So, mas maaga kami nakakarating. Yun lang naman, may mga policy din sila tapos lipid sa mga pag-akyat at elevator, kailangan sila yung magpe-press ng key doon para makakit kami ng second floor, third floor. Although okay naman kasi para yung sa guest na maging safety yung guest nila. Kaso every time na-akyat kami, tatawagan namin yung para maka-enter kami, makakit kami sa taas. Tsaka yung additional na rin din sa sinabi mong early check-in. Papayag silang mag-early check-in kung mag-additional daw ng 1,000 pesos. So kahit mga isa't kalahating oras o isang oras na lang, additional 1,000 agad kung gusto mong mag-early check-in. Unlike sa mga previous experience natin sa mga kalapit na hotel dito, pumapayag naman silang mag-early check-in kasi siguro naiintindihan nila galing sa malayong lugar o nag-drive yung mga guest nila. Medyo pagod sa biyahe yan. So, merong available, pinapayagan nilang kahit na wala pa sa 2 p.m. Kagaya ng previous experience natin, 12 p.m. pa lang, no? Naka-early check-in na tayo. So, yun yung medyo downside na experience natin. Nagulat tayo 1,000 agad kahit sa oras mayigit lang. Pero hindi na namin inabail kasi nga, medyo mabigat yun. Tapos, yung iba pang experience natin dito is ngayong morning, wala silang tubig. Wala silang tubig dito sa room na complimentary. Talagang Travelite Express talaga eh. Wala talagang tubig o kahit na ano. Tapos, kukuha pa sila na, pwede kayong kumuha ng tubig dun sa hallway. Pero kaninang 7 a.m. wala pang deliver kasi hintayin pa daw yung deliveries ng mga delivery boy ng water station. So, hinintay pa natin yung mga 8 or fast 8 na nag-start nung karoon. Tsaka pa lang tayo nakakuha ng hot water. Pero overall, okay naman yung room. Meron tayong yan, presko, malamig. Kasi merong inverter aircon, tapos malapit sa lahat ng mga vicinity dito, ng establishment, maraming kainan sa labas. Yes, yan, kung gusto mo, kung meron kayong mga ibang business dito, like yung dito sa Baguio City Hall, tapat lang siya, walking distance. Hanggang dito na lamang po yung ating video. Huwag po sana kalimutang mag-click ng like, comment, share, at subscribe para updated tayo sa ating mga future videos. Okay, so hanggang dito na lang po. Paalam po, isa muli. Bye! Paalam. LJ, bye! Bye!